Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsong good vibes ang sa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretso na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Umaga matapos ang traslasyon ng Poong Itim na Nazareno, balik na sa normal ang sitwasyon ng Quiapo Church. Kasabay nito, nagsagawa naman ng flashing sa iba't ibang kalye na dinaanan ng prosesyon at isa-isa na rin inalis ang mga barikada sa paligid ng simbahan ng Quiapo. Ang iba pang detalye sa balitang yan, iyahatid ni Boy Gonzales. Balik normal na ang sitwasyon sa simbahan ng Quiapo matapos ang kapistahan ng Itim na Nazareno. Bagamat tapos na ang aktibidad tulad ng traditional na traslasyon, tuloy-tuloy pa rin ang misa at may ilang deboto na pumipila sa palik sa bandang gilid ng simbahan. May ilang mga deboto rin ang ngayong araw lamang nagtungo upang magsimba dahil sa hindi na sila sumabay sa dami ng nagsimba sa pista ng Black Nazarene. Ang mga itinayong fences at barikada sa paligid ng simbahan ay isa-isa nang inalis, kung saan unti-unti na rin bumabalik sa kanilang pwesto ang mga vendors. Nagsagawa naman ng cleaning at flushing ang mga tauhan ng Department of Engineering and Public Works sa buong paligid ng simbahan at sa mga kalsad ng ganaanan ng traslasyon. Bukas na rin sa mga motorista ang mga kalsada na pasamantalang isinira sa paligid ng simbahan. Samantala, umabot naman sa higit sa 60 truck ng basura ang nahakot sa mga araw ng pagdiriwang ng kapistahan ng Black Nazarene, at sa datos na ibinahagi ng Manila LGU mula January 6 hanggang January 9, 2024, nasa 66 na truck ng basura ang nahakot ng Manila Department of Public Service. Katumbas ito ng 172 metric tonelada ng basura na karamihan ay mga plastic bottle ng mineral water, styrofoam at iba pa. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, kinokonsidera na ng simbahan ng Quiapo na gumamit ng replika ng Poong Itim na Nazareno sa mga susunod na traslasyon. Itraway bilang pagpapanatili ng kondisyon at pag-iingat na rin sa ilang parte ng imahe na may sira o crack na. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Kinukonsidera ng gawing replika ang kabuuan ng imahe ng Itim na Nazareno na inililibot sa lungsod ng Maynila tuwing may traslasyon. Paliwanag ni Father Rufino Sescon Jr., rector ng Quiapo Church. Marami ng cracks ang orihinal na imahe, mula ulo hanggang sa katawan at pati na rin ang krus. Ayon kay Father Sescon, ang ilan sa mga pinsala sa poon ay bunsod ng pagsampa ng mga deboto sa andas at sa pagyakap sa imahe. Ito ay upang mapangalagaan at mapanatili pa rin ang maayos na kondisyon at hindi na tuluyang masira pa. Sa kasalukuyan, ang orihinal na ulo ng Nazareno ay nakakabit sa replikang katawan na nasa altar, habang ang orihinal na paa ay nakakabit sa imahen na inililibot sa traslasyon, at ang isang kamay nito ay itinabi na ng simbahan upang hindi na lumala pa ang crack na kanilang nakita. Nagsimula na kahapon ang pag-arangkada ng kauna-unahang dry run para sa ipapatupad na iisang RFID system sa expressways. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme.
Umarangkada na noong January 10 ang kauna-unahang dry run para sa ipatutupad na 1RFID One Wallet Policy ng Toll Regulatory Board o TRB. Sa ilalim nito, iisang RFID o Radio Frequency Identification na lamang ang kailangan tuwing dadaan sa mga pangunahing expressway sa bansa. Umaasa naman si TRB spokesperson Julius Corpuz na magiging matagumpay ang proyektong ito ng ahensya na target ipatupad pag sapit ng Hulyo. Sa kasalukuyan kasi, dalawang RFID systems ang ginagamit. Ang EasyTrip RFID para sa NLEX, ECTEX, Cavitex, Calax at C5Link. Habang AutoSwift RFID naman sa Tiplex, SLEX, NAIA Expressway, MCX, Startoll, ECTEX at Skyway. Samantala, tinitignan din anya ng ahensya na maipatupad ang full cashless toll collection sa mga pangunahing expressway sa bansa ngayong taon. Kung matatandaan, 2020, sa gitna ng pandemya, unang sinubukan ng TRB na ipatupad ang full cashless toll collection. Ngunit inihinto ito matapos ang mga naranasang aberya sa RFID system na nagdulot ng matinding traffic sa mga toll booth. Patuloy namang hinihikayat ang ahensya ang mga motorista na kumuha na ng RFID stickers para sa mas mabilis na transaksyon. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Record high ang naging kita ng Bureau of Customs o BOC nitong 2023. Ayon sa ahensya, nalampasan ito ang target ng pamahalaan dahil na rin sa mga pulisiya at kampanyang nagpapadali sa kalakalan. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Nakakuha ng record high na kita na 884 billion pesos ang Bureau of Customs o BOC noong nakaraang taon, 2023. Nalagpasan ng ahensya ang target ng gobyerno sa gitna ng pinaigting na kampanya laban sa smuggling at mas mahusay na digitalization initiatives para sa pagpapadali ng kalakalan. Sa datos mula sa Department of Finance, lumagpas ng 1% ang koleksyon ng buwis ng BOC noong 2023 na umabot sa halos 884 billion pesos, mataas sa 874.17 billion pesos na itinakdang target ng cabinet level na Development Budget Coordination Committee. Ang nasabing accomplishment ay kumakatawan sa 2.5% na pagtaas ng performance ng kita noong nakaraang taon kumpara sa koleksyon nitong 862.42 billion pesos noong 2022. Hindi na raw kailangan ang tinatawag na loyalty check sa hanay ng Philippine National Police ayon kay PNP Chief General Benjamin Ecorda. Ito ay kasunod ng pasinungalingan nito ang vlog ng retired general na si Johnny Macanas na nagdadawit sa kanyang pangalan sa umano'y destabilization plot sa pamahalaan. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Val Gonzalez. Nananatili ang suporta ng buong hanay ng pambansang pulisya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief. Ito ang iginiit at pahayag ni PNP Chief Benjamin Ecorda Jr. kasunod ng paghahain nito ng kaso laban kay Army Retired General na ngayon ay vlogger na si Johnny Macanas. May kinalaman ito sa pagdadawit sa kanya, gayon din kay AFP Chief of Staff General Romeo Brownord Jr. sa usapin ng umano'y destabilisasyon sa pamahalaan. Ayon kay General Ecorda, walang pangangailangan at walang dahilan para magsagawa ng loyalty check sa buong hanay ng pambansang pulisya. Aniya, walang katotohanan ang mga nakasaad sa vlog ni Macanas dahil nananatiling tapat ang PNP, apolitical, intact, solido at profesional sa kanilang sinumpang tungkulin. Matatanda ang una na ring nilinaw ng PNP na wala silang namo-monitor na anumang alingas-ngas tungkol sa umano ay destabilization gaya ng pinalulutang ng ilang kritiko ng gobyerno. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ba ang real property tax sa lungsod na Makati ayon kay Makati City Mayor Abby Binay. Sa kabila ng utos at anunsyo ng alkalde na magkaroon ng comprehensive review sa nasabing tax. Tutukan ng iba pang detalye sa report na ito. Pinag-utos ni Makati City Mayor Abby Binay ang comprehensive review sa pagpapababa ng real property tax sa lungsod.
Inanunsyo ito ni Binay sa kaniyang State of the City address sa Peninsula Manila na dinaluhan ng Rotary Club of Makati. Ayon kay Binay, layo ng panukalang ito na gawing business-friendly ang lungsod at mapalago ang ekonomiya sa tulong ng mga businessman at entrepreneur. A comprehensive review on the possibility of lowering the real property tax and other local taxes. Kasabay ng anunsyo, sinabi rin ito ang mga dapat abangan na mga groundbreaking projects ng lokal na pamahalaan sa taong 2024, kabilang na mga medical facilities na mas magagamit na sa buong lungsod. Naman ang Department of Trade and Industry o DTI, ang kalidad ng mga pumapasok na investment sa Pilipinas mula yan sa mga biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa kagawaran, ang prioridad ng pamahalaan ay makapagbigay ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ang iba pang detalye sa report ni Pamela Adriano. Umabot sa higit 1 trilyong piso o 1.2 trilyon pesos ang halaga ng mga proyektong aprobado ng Board of Investments at mayorya sa mga ito ay mula sa foreign sources na ayon sa Department of Trade and Industry ay direktang resulta ng mga naging pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang bansa. Base sa datos ng DTI, ang kabuang halaga ng mga aprobadong investment ay pumalo sa 1.26 trilyon pesos na siyang naitalang pinakamataas. Noong 2022 ay nasa 729 billion pesos lamang ang kabuang halaga ng mga investment. Sa isang press conference, sinabi ni DTI Undersecretary Seferino Rodolfo na papalo pa dapat sa 1.6 trilyon pesos ang halaga ng approved investments para sa taong 2022. Kung hindi lang nagkulang ang ilang proyekto sa pagsasumite ng publication at documentary requirements. Inaasahang lilikha ng halos 50,000 trabaho ang mga proyektong bumubuo sa mga naturang investment. Samantala, sa panayam naman kay DTI Undersecretary for Communications Kim Bernardo Lokin, ang pagbibigay prioridad ng pamahalaan sa mga pamumuhunan ng ibang bansa sa Pilipinas ay kung makalilikha ba ito ng trabaho para sa mga Pilipino. Sana po ang gusto nila, yung mga makaka-upskill and reskill, meaning to say, they want to move us, they will move us higher to the next level. Mas mataas na antas ng quality ng trabaho. Pangalawa, gusto po nating i-secure yung ating position sa global value chain. Ibig sabihin po noon, meron tayong mga industriya sa Pilipinas na malakas tayo kaysa sa iba, katulad ng semiconductors and electronics. Samantala, umaasa ang Board of Investments na mas marami pang bansa mula sa Europa ang mamumuhunan sa Pilipinas. Gayon din sa South Korea, kasunod ng pagpirma na bansa sa Free Trade Agreement. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Naniniwala naman ang National Economic Development Authority o NEDA na susi sa bumababang labor force participation sa kabataan at kababaihan ang pagpapalawak ng digital economy. Ayon kay Socio-Economic Secretary Arsenio Balisacan, kabilang sa pagpapalawag nito ang micro, small and medium enterprises. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Edniel Parosa. Bumaba ang unemployment o yung bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Nobyembre. Pero kumunti naman ang bilang ng mga kabataan at kababaihang naghahanap ng hanap buhay. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 65.9% ang labor force participation mula sa 67.5% mula noong 2022. Ayon sa PSA, karamihan dito ay mga kabataan at mga kababaihang tumigil sa trabaho para sa ibang responsibilidad gaya sa pamilya, schooling o di na may katandaan ng mga ginang. Kaya para masolusyonan ito, idiniin ni Socio-Economic Secretary Arsenio Balisacan ang pangangailangan para palawigin ang digital economy kabilang na sa micro, small and medium enterprises. Ayon kay Balisacan, susi ang digitalization sa alternative work hindi lamang para sa youth sector at kababaihan na may ibang focus o pinagkakaabalahan kundi para na rin sa nasa creative sector. Inaasahan ng kalihim ng NEDA
na posible nitong magdala o dalhin ang labor market gains ngayong 2024 at sa mga susunod pang panahon sa bahagi ng gobyerno. Sinabi ni Balisaca na importanteng magkaroon ng regulatory framework para sa alternative working arrangement at part-time shift para sa formal economy. Reaksyon nito ng NEDA sa PSA report kung saan lumalabas na 51.47 million na edad 15 anyos pataas ang labor force nitong 2023, bumaba mula sa 51.88 million noong 2022. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, D0H, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! The better news naman sa usapang showbiz, tambalang Max Nat ng Thai BL series na Naughty Babe, pakikiligin ng fans sa kanilang Manila fan meet sa January 20. At Cha Eun-woo ng K-pop group na Astro, nakatakda namang mag-release ng kanyang first solo album. Ang mga detalye sa balitang yan ay hatid ng ating showbiz angel. Kaway-kaway sa fellow Thai BL fans! All set na kasi ang tambalang Max Nat ng Boys Love Series na Naughty Babe para sa kanilang Manila fan meet sa January 20. Manila! Lady, na ba kayo magkita ang inyong Naughty Babes? We are so excited to come back to Manila, but this time is our first solo fan meeting. Uling nasa bansa ang Thai actors na sina Max at Nat noong nakaraang taon kasama ang kanilang co-star sa hit Thai BL series na Cutie Pie. Bisitahin lamang ang official website ng Wishes Lock Entertainment para sa tickets. Samantala, sa mundo naman ng K-pop, nakatakdang mag-debut bilang solo artist ang Korean actor at Astro member na si Cha Eun-woo. Sa anunsyo ng Fantasia Entertainment, naghahanda na ang Korean idol para sa kanyang first fan concert sa February 17 sa South Korea, kung saan ipe-perform ni Eun-woo sa unang pagkakataon ang mga kanta sa kanyang first solo album. Si Cha Eun-woo ay nag-debut bilang vocalist at visual ng K-pop group na Astro taong 2016. Habang sa darating na Marso naman, nakatakda itong magpasaya ng fellow Arojas sa kanyang solo fan con na pinamagatang 2024 Just One 10-Minute Mystery Elevator. Maliban sa pag-awit, ilan sa mga seryeng pinagbidahan ni Cha Eun-woo ay Gangnam Beauty, Island, True Beauty at A Good Day to Be a Dog. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay yung pagpapatupad ng iisang RFID system sa mga expressways sa Pilipinas pagsapit ng Hulyo. Malaking tulong ito upang mas maging madali at convenient ang pagdaan ng mga motorista sa mga expressways. Makatutulong rin na makabawas sa bigat ng trapiko at bagal ng daloy ng mga sasakyan kung may iisa na madaling sistema ang mga sasakyan at motorista. Magiging maganda rin ang tinitingnan na maipatupad na cashless toll collection upang mas mapadali at mapabilis rin ang transaksyon. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.